Hello guys, welcome to my channel. Nandito kami sa company fire drill. Practice kami ng fire drill. See you. Ito yung mga galing building C. Tama? Si Bantos kayo? Okay. Company fire drill. Wala nang sa company fire drill. Mayroong buwan. Nasa tabunan lang. Okay. Sabi ko kanina, mag-iwi-hiwalay tayo na 1 meter apart. Okay? Hindi naman kita. Madidim. Sige. Okay. Lingit sa ating kaalaman ano ngayong buwan ay Fire Prevention Month. Tama? Pero yung pre-practice natin na drill, kayo ba'y nagdak? Sinasimulate natin yan. Okay? Kasi ang drill natin ngayon ay combination ng fire and earthquake drill. Kapag nag-indol, ang unang gagawin natin during initial shock ay kukubli kung saan lugar na safe. Duck, cover, and hold. Bakit sinabi, kailangan mag-duck and cover and hold? Kasi minsan, yung initial shock, meron na limaw malakas. Six, limaw, magnitude pataas. Yung mga falling object, maaaring tamaan tayo. Di ba? So, yung three rules na yan, rule of thumb ang tawag doon. Yun yung yun yung tools natin para makaiwas doon. Di ba? Makaiwas na hindi ma-injure. Okay. So, bakit? Ano yung hold? Pwede na mag-duck cover eh. Hindi na kailangan mawak. Pag malakas kasi ang lindol, yung shake niyan, halimbawa nasa ilalim ka ng table, eh lalayo sa iyo yung table. So, hahawa ka doon. Basta sturdy na bagay na pwede kang safe ka doon na nakahawa. Okay. Pag nag-evacuate naman, bakit kailangan ilagay sa uluhan ng kamay? Yung behavioral yun. Pag ang kamay mo kasi nasa uluhan, kumbaga feeling kang safe. No? Wala kang gagamitin, wala kang gagawin yan ako. Eh. Nag-study, ang tao na yung may fear, ng takot, or gusto mag-safe, ang kamay nilalagay sa uluhan. So yun yun. At the same time, may iwasan mo si cellphone o magbabasa na po pwede kang habang nag-i-evacuate matumba o ma-accidente. Diba? Pinapractice natin to para kung sa ganon, abutan man tayo na kung saan ang sakuna o lindol. Hindi lang dito sa trabaho natin, sa bahay o kung saan man, alam natin iligtas ang sarili natin. Okay. May mga ELT members dito na nag-assist sa inyo. So, during initial shock, wala pang ERT dyan. Diba? Yung first alarm, dun sa simulate, yung duck, cover, and hold. And then, titigil ng isang minuto na walang alarm. Dun, preparation nyo for evacuation. So, doon pa lang gagalaw ang ERT. And then, pag tumunog ulit yung alarm, na tuloy-tuloy, saka pa lang tayo mag-evacuate. Bakit? Kasi, hindi dapat although ang alarm ay yan yung hudyat na tayo'y lalabas na. Dapat yung ERT, yung exit guard, i-verify niya yung lalabasan na yan ay safe. Okay? So yun ang purpose na dapat pag lumabas tayo, yung daanan natin ay safe. Kaya importante ang rule ng ERT, yung exit guard na tinatawag daw. Okay? So, maraming salamat sa inyong participation. Sa susunod muli, kanina medyo mainit, medyo naiinis yung mga nag-evacuate ng mga alaunay 145. Kaya nagkumpulan dyan. Okay? So ngayon, medyo, at saka konti tayo ngayon, sa araw talaga marami. So reminder ko lang pagbalik, kasi minsan nagtatakuan.
Okay, dahan-dahan lang po. Meron tayo kung sino yung last in, siyang first, last out ng building, siyang magiging first in. Dapat. Kanina, kung sino yung unang nakalabas, dapat nandun siya sa likod. So, siya yung last in. Yung first out, siyang last in. Away ka. Yung last out. Ikaw ang bida. Okay, so maraming salamat sa inyo. Lagi kang mukha mo sa pasyon at pwede na kayong umalik sa kanya-kanyang workplace. Maraming salamat. Balik na kami. Pasabit na lang ng umpire checklist. Okay? Balik na kami. Pasabit na lang. Umpire drill. See you. Bye.